Hey guys, Teen, and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, is I'll be doing your most requested video ever since nag-start ako mag-YouTube. So alam ko medyo madami na akong sinabing most requested, but by far, this is the most requested video. And for today, we'll be doing the house tour. Disclaimer lang guys, this is not my house, this is my parents' house. And fortunately, pinayagan naman nila tayo na gawin tong tour. That's why I'm doing this. Hi guys! Welcome to our home. Tara! Entering ito yung makikita nyo. Meron lang kaming painting and then accent na lights para buhay naman siya. And we also have some accent chairs. Dalawa sila para balance siya. Ayan, usually dito nagpapapicture yung mga pumupunta sa bahay. Ayan, umupo sila dyan and then nagpapapicture sila. Ayan. Ito, hindi ko alam kung sinong nagpaint na to, pero ano siya, Filipino artist siya. Hindi lang kasi ako masyadong familiar when it comes to painting. And then here, meron din kaming malaking mirror. And nilagay namin to talaga para bago umalis, pwede mong check yung sarili mo if okay na siya, ganyan-ganyan. And naglagay lang kami ng mga designs na flowers para hindi sa super bare tingnan. So, this side, meron tayong sala. So, dito kami usually nanonood ng mga vlogs. Sila mami, gusto nila dito nanonood ng mga vlogs. So, meron tayong dalawang sofa dito. Meron din sa side na to and then sa side na to. And then yan lang, meron lang siyang accent na wall. Doon namin kinabit yung TV para maganda siyang tingnan and some designs dito. Meron tong ilaw eh, wait lang. Pinlex yung ilaw. Ayan, para maganda siya. Ayan. Ayan siya, ganyan. So, sa mga magtatanong, nabili ko lang to from Shopee ulit. So, salamat Shopee na talaga. So, dito kami nanonood ng mga kung ano-ano, like vlogs niya, makikita mo kami dito, nakaupo or nakahiga. Usually kami lahat nandito nanonood. So, yun yung parang pastime namin na magpamilya. So, mapapansin nyo, hindi magkasinghaba yung sofa dito and yung sofa doon. Kasi pag in-extend na same length sila, is parang magiging makipot na doon. Kaya ang design ng mga to, kami lang ni mommy din, yung mga nag-design ng furniture. And merong konting help ng architect, pero mostly dito kami lang ni mommy, kaya naging ganito yung mga itsura ng bahay. Dito sa bahay, madami kayong makikitang plants. So sa labas, merong mga real plants. And then dito naman sa bahay, it's puro fake plants lang. Kasi mahirap siyang, I think, i-maintain. So yan, meron kami dyan. I think makikita nyo sa buong bahay na meron talaga mga fake plants. So this is our dining hall and kinakainan lang namin to pag dinner kasi makikita nyo mamaya kung saan kami talaga madalas kumakain. This is parang good for 10 person kaya lang tinanggal na namin yung dalawa since medyo maliit siya. And then meron isang, I think nabasa si mami na swerte daw ang may mirror sa dining hall. That's why naglagay kami na to para i-push natin. I-push natin yun para ma-follow natin yung nabasa ni mami. And for more storage, naglagay din kami ng mga cabinets dito. So here, makikita nyo like extra na lights, may mga panglinis ng house. So ayan. And dito sa bahay, is meron tatlong kitchen. This is the kitchen. And then meron kaming dirty kitchen. And meron kaming super dirty kitchen. Itong kitchen na to, hindi na siya nilulutuan ever. Siguro ilang taon na tayo dito. Mga more than 1 year na kami, pero hindi talaga namin nilulutuan. From the past house din, hindi tayo nagliluto sa kitchen sa loob ng bahay. Kasi isip nila baka mga moy. So, I think ito, design lang to or props lang dito sa bahay. Ayan, meron mga fruits. Itlog na pula. And meron kami ditong side para sa mga coffee kasi mahilig sila mommy sa coffee. Milo, ito yung teamy na collagen and barley. Here, meron lang kaming mga pang-toast ng bread para sa madali ang snacks. And meron lang din kaming electric kettle dito for coffee, ganyan. And meron lang kaming mga cabinets para dito namin in-store yung mga containers. Ayan, meron dito mga condiments. Nilalagay na namin siya dito. So, check ko muna if malinis. Huwag na to. Ayan. Ito, medyo maayos to. Ayan. May mga extra na plates, extra na
extra na baso and syempre yung mga pang ginagamit if may mga event, ganyan. Dito meron lang din kaming sink and ito yung pang kay Ian to, Notel. And Kangen, kaya lang hindi siya namin ginagamit ngayon. Ayan. Ito lalagyan ng mga plates, lalagyan ng mga glass. So, nag-extend siya hanggang doon. And lalagyan lang siya ng mga dining camera roots. Ito, napanood niyo na to sa Ref and Pantry Tour na ginawa namin ni Christelle. So, ayan, medyo may laman siya ngayon and nakaayos ulit siya. Ayan, dito lang yon. If gusto niyo panoorin yung Ref and Pantry Tour, ililink ko na lang siya. And meron din kaming mga built-in microwave and built-in oven. So, ito hindi din namin to nagagamit kasi natatakot si Mommy Il kasi daw baka sumabog. So, hindi talaga namin siya ginagamit. And storage ulit. Surf! Surf, baka naman. At saka dito pa, may Zonrox, Ariel, baka ulit. And ito yung mini pantry. So, dito namin nilalagay yung mga madalas namin ginagamit na food. And magulo siya ngayon. Ayan. Panoorin nyo na lang yung Ref and Pantry Tour para dun maayos. Okay na yan. Ito yung mga fans ko. Yan yung isa sa mga fans ko. Tapos ito yung iba. Ito yung iba sa mga fans. Yes. And baka kakita kayo dito ng weighing scale kasi medyo health conscious ang ang ibang family members. Ngayon, patahan natin yung mga rooms. So, nandito lang naman lahat ng rooms. Unahin natin yung kay Christelle. So, ito yung unang room. Ito yung room ni Christelle. Pink na pink siya. So, yung mga design ng room namin, almost magkakamukha lang naman siya. Meron ditong TV, nandun yung mga cabinets, and meron lang din siya ditong vanity slash study table para ngayong nag-online class sila dito siya nag-aaral. And ito, if pinafollow nyo kami ni Christelle, makikita nyo na nagtitinda siya ng mirror. Ito yung mga tinda niya, and ito yung stock niya. Actually, for pick-up na to, Notel. So, and then meron lang din siyang mga content plants, bedside table, and ito yung bed niya. That's it. And yun lang, meron lang silang mga cove lights. If matagal na kayong nanonood sa YouTube channel ko, makikita nyo itong batang ito palagi kong kasama. So, ito si Christelle nung siguro mga ano pa siya, 1 or 2. And then, this is the present Christelle. Ayan. Meron lang siyang dinisplay dyan. Ito, I think, gift to nung friend niya. Sa kabilang side ng bed ni Christelle is meron lang ditong accent chair. And then, naglagay lang kami ng parang fur or faux fur dyan. And then, also, accent pillow para magkaroon naman ng design yung room. Sabi ko nga, magkakamukha lang ng design halos yung mga room. So, meron lang kami mga walk-in closets and mga naka-fix na cabinets. And dito naman yung CR niya. Meron lang siyang mirror, sink, and nandyan yung mga cosmetics niya, toilet, and bath. So, yun yung room ni Christelle. And let's move on to Elijah's room. Next room is yung kay Elijah. So mapapansin nyo, mas simple siya kaysa kay Christelle kasi syempre, boys and hindi pa naman siya maano sa mga designs. So here, makikita yung computer set niya. Pero hindi niya pa ito nagagamit ulit. And then this one is si Elijah yung nag-request ng ganitong look ng cabinet niya. Siya yung nag-request ng ganyang mga displays. Ayan, may mga Supreme, may box ng shoes para kunwari hype-beast tayo dyan. And ito na yung bed niya. So simpleng-simple lang. Meron lang queen-size bed na meron dalawang side table. Also, yung mga bedsheet namin is from iSleep Dreamer. Thank you so much. Follow nyo sila sa Facebook account nila para maka-check kayo ng mga bedsheets doon. Galing sila lahat ng Dubai and sobrang ganda ng quality niya. Here, meron lang din siyang TV. Sabi ko nga sa inyo, magkakamukha lang kami. Meron kaming TV and then may mga controls lang siya. So, meron din kaming mga ano dito. Frames, picture frames. Si Elijah to nung nasa, I think, Singapore kami. And ito kaming magkakapatid nung nasa Baler. Okay, now let's move here sa closet ni Elijah.
So, mapapansin nyo, ang nag-iiba lang halos is yung colors and yung konting size lang. Pero, when it comes to the design ng mga cabinets, almost same-same lang kami. Ayan, may cabinets lang siya dyan. And here, meron din siyang full-length mirror. Ayan, para if mag-check ka ng mga OOTVs, ganyan. And yan, may mga clothes lang dyan. And dito naman yung CR niya. Now, let's move on to my room. And syempre, nakita niyo na to before sa room tour ko, pero wala naman masyadong nagbago. Meron lang yung ibang mga designs or dinagdag na designs. Come here! Come here! Ayan, so ito pa rin yung room ko. Medyo inayos ko talaga siya for this house tour kasi medyo magulo talaga siya palagi. So here makikita nyo na meron ulit akong full-length mirror. Ito yung binibenta ni Crystal. So full-length mirror, this one I got from Guapa. Ililink ko na lang din sila. And itong mga to, halos lahat nakuha ko lang siya from Shopee or sa Lazada. So ililink ko na lang din or gagawa na lang ako ng separate video para dyan. So here, we have the couch, the teal couch na meron ako. Nakita nyo na rin to siguro sa room tour ko. Nandyan pa rin siya and then dinagdagan ko lang siya ng accent na pillow. And ito, hindi pa rin siya nabago. Ito pa rin yung painting from our home. Ito yung bed ko, same lang din siya. Pinalitan lang namin siya ng bedsheet. Also, lahat ng makikita yung bedsheet dito is from Islip Dreamer. Nilagyan ko lang siya din ng accent pillows. And here, meron akong TV na hindi naman masyadong nagagamit. And meron lang ako mga frames para display. Ayan. Kung ano-ano lang na nakalagay. Meron ang laptop and yung mga books na binabasa ko. Ito yung ginagamit kong camera pang vlog. Yung Canon M50 and yung isa yung Osmo. So, ito gamit na gamit ko siya. So, ayan siya. Dinidisplay ko siya dyan para naman ganahan ako mag-vlog or magkaroon ako motivation. And here's my vanity. Andito lang yung mga jewelries na palagi kong ginagamit. Andito siya para if ever gagamitin ko siya ngayong araw, madali na lang siyang kunin and yung perfumes and konting skincare na palagi ko din ginagamit. Dito, medyo madaming nagtatanong kung saan ko nakuha tong rack na to. I just got this from Shopee. Rilink ko na lang ulit siya. And dito ko nilalagay yung mga clothes na bago or hindi ko pa nagagamit para aware ako na hindi ko pa sila nagagamit. And then, meron lang din akong bag dito na everyday bag. And yun din, everyday ko halos ginagamit para kukuhanin ko na lang sila na dyan. Dyan na lang. And yung mga box lang na yun na konting bags and shoes. Here is my closet. Ayan. Kanina kay Crystal Gray, kay Elijah, medyo dirty white. And ito para sa akin medyo, ano siya, ano bang color na to? Medyo beige. Medyo light brown siya, yung color niya. And ayan lang din siya, naka-fix siya ng mga cabinets. And huwag na natin siyang buksan kasi nandiyan lahat ng kalat. And ito lang, nandito lang yung bathroom ko. And here, meron din akong mirror. Nag-extend siya all the way up there para naman, ano, meron akong konting design kasi medyo plain lang siya. Ayan. And then, I have this one na nilalagyan ko na lang ng mga palagi kong ginagamit na skincare kasi dati naka ano lang siya, nakatayo lang siya dito and may tendency na nalalaglag siya. Kaya ayan, dyan ko na lang siya nilagay. Binili ko lang din siya from Shopee. And makapansin nyo na almost same yung bathroom namin ni Crystal. Ayan, may accent lang kami marble and then gray. So mas madami yung gray ko pero kay Crystal mas madami yung marble na design. Dito meron kaming parang altar and ayan, meron lang mga naka-display. I think ito galing pa sa kabilang bahay namin, dinala ni Mommy dito. Dito yung kwarto nila Mommy at ni Daddy, kaya lang wag na natin yung pasukin kasi baka ako'y mapagalitan. And this is the last room dito sa hall na to. And dito nyo makikita yung room ng pamangkin ko kasi obvious naman, ang daming laruan na yan. And then here, meron lang din silang queen size bed and yung slide nila. This is how.
chairs para pag may mga visitor sila mommy or may mga kakausapin sila, pwedeng dito na lang. And syempre, meron ding alcohol, plants, and dito din sa side na to, meron lang plants para hindi naman siya super bare tingnan. Actually, kakadagdag lang namin na yan ngayong plantita season. Ayan, may mga plants lang. Ito from Bulacan yan, and ito lang yan, binili lang namin sa Kabanatuan. So tapos na tayo sa loob ng bahay, and dito naman tayo ngayon sa mga ibang hall ng bahay namin. So meron lang akong short story about this house. Originally, ito lang talaga yung plan, yung itong hall lang na to, yung pinakabahay lang. But nung kinoconstruct na siya, nadagdagan na ng dining hall, nadagdagan na ng second floor na yon, and nadagdagan na din ng entertainment. So parang yung bahay na to is parang dinagdag-dag-dag lang. And isa pang idea kung bakit naging ganito yung design is, ang gusto nila mommy, dito na lang kaming pamilya sa pinakabahay, and if may mga visitors sa pwedeng ibang hall na lang, doon na lang sila papatuloyin para hindi obligado pumasok lahat ng tao dito sa pinakabahay, since meron din tayong konting privacy. Dito na tayo sa garahe. Ito yung parang isang dinagdag namin. Ito yung pinaka-garage. So makikita nyo na, tatlong car lang yung pwede dyan. Pero knowing our family, kung saan kami nagpa-park dito sa bahay. So makikita nyo meron dyan. Makikita nyo din meron doon. And makikita nyo din meron pa sa labas ng bahay. So yung garage na to parang pang formality. Yan. And then here may pinatayong basketball ring si Eliza. Hindi namin ito binilay. Pinasadya niya yan sa kuya namin sa labas. Kaya yan. And meron lang pabigat na gulong dito sa likod kasi pinasadya nga lang to. Next na hall is yung tinatawag namin na tambayan. So, pag mayroong mga visitors or mga friends na pumupunta dito sa bahay, dito namin sila pinapadiretso since ayaw nga nilang padiretso yan sa pinakabahay. And then here, meron lang tayong parang malaking chair para if madami tayo, pwede pa rin tayong i-accommodate. And malaking table para if may food or may konting inuman, ganyan. Okay, kita nyo din na pwede ding upuan yung mga nasa loob ng chair. So, yun, pina-customize ni mommy yung mga yan. And then, meron tayong massage chair. So, galing to sa luma naming bahay, nilipat lang namin and dito na namin siya nilagay. And then, meron din tayong balloons kasi kaka-birthday lang nila. Naglagay lang si daddy ng medyo malaking TV dito para pwedeng manood kahit medyo malayo. So yan, meron din karaoke. Naglagay din kami dito ng mini bar para if ever nga merong hangout or merong get together, dito na lang pwedeng dito maghain ng food. And ayan, may mga alcohol na nakalagay dyan, pwedeng inumin if ever may mga bisita. And sink din para sa mga plates para madali lang siyang mahugasan. Na-vlog ko na rin tong part ng bahay. Ito yung parang mini gym namin. So, ayan lang siya. Meron treadmill, merong stationary bike. And yung pang ganon, hindi ko alam yung tawag. Pero, si daddy yung may request na tong dito yata ilagay kasi gusto niya na parang pag habang nagte-treadmill ka, pwede kang magkaroon ng view ng pool. So, masarap siya sa feeling. Masarap sa feeling. Ayan, may blinds lang siya paikot. And then, meron ding CR dito para. Ayan, you want to freshen up. Dito meron kaming shower para before maligo sa pool, pwede mag-shower yung mga tao dyan. And dito naman tayo sa part na to. Meron tayong female CR sa mga babaeng maliligo dito sa pool. So, meron talaga silang CR and toilet. Meron toilet and bath para nakahiwalay yung boys and girls. So, dito naman tayo sa side na to. Dito meron kaming storage room. And hindi ko alam if okay siya ipakita, pero dito namin nilalagay usually yung mga maleta, yung mga kung ano-ano. Pero mabilis lang kasi makalat. And then, dito sa side ulit na to is meron tayong room nila ate. So, wag na natin silang buksan para parang konti silang privacy. Meron tayong male CR. Meron din siyang toilet and bath and parang urinal kasi syempre boys. Pero huwag natin siyang pasukin kasi medyo makalat siya. Punta naman tayo sa second floor. So, dito merong dalawang room. Kaya lang, dito na nag-room sila Lola. Kaya wala na masyadong pumupunta dito. Ito na yung space nila.
pag pumunta kayo dito, makikita nyo yung view ng pool. So, okay siya dito. So, iba yung itsura niya. Meron na siyang frame. Ayan. And then, meron ding mini sala para kina lolo at lola. And ito yung pinakagusto ko dito sa part na to. Meron silang nilagay na chair dito para if sa hapon, pwede silang umupo dito and then may rocking chair din doon. So usually, pag nasa baba kami, nakikita kami nila lola, nakikita namin sila dito na, ayan, nag-chill. Ayan, may nahilig mo ngayon sa pool. Ayan! Say hi! Say hi to the camera! Hindi ko alam kung anong tawag dito, plants and doon din. Pero I think okay siyang design para magkaroon naman ng konting vibe dito sa taas. Konting vibe dito! And now to the last hall is meron tayong dining hall. Dito kami kumakain ng morning. So sa taas kumakain kami doon pag dinner. Pero dito talaga kami madalas kumakain ng lunch. And pag may mga bisita, dito din kami kumakain. So malaki siya para sa isang pamilya. Usually dito lang kami kumakain sa table na to. And pag madami ng tao, nagkakaroon na din doon sa table na yun. So, and naglagay din ng TV para habang kumakain, syempre, na-entertain tayo. Ayan, may mga accent-accent lang dyan. Dito sa dining hall, naglagay din kami ng L-shaped na serving table since malaki pa yung space dito. So, dito namin nalagay yung food pag may mga handa. And ito din, pwede din dito. So, serving table din siya. Ayan. Hindi ko alam yung serving table din siya, pero ginagamit siya ni Ian pag kumakain minsan. So, since maliit, pwede siya. And naglagay din kami ng sink dito sa dining hall. Kasi syempre, hindi naman every time na nakakutsara at hindi pag kumakain. So, pag nagkakamay, pwede kang maghugas dito. So, yung dirty kitchen, sabi ko nga sa inyo, may kitchen, may dirty kitchen, and may super dirty kitchen. Ito yung dirty kitchen namin. Ayan, may mga cabinet din para sa mga kaserola ni Mommy at ni Lola. And may rice cooker din. Syempre, pagkakain ka, may rice cooker, dish dryer, and microwave. So, sa mga nanood ng ref and pantry tour, so hinahanap kasi nila kung saan namin nilalagay yung mga tirang ulam. Sabi nila, ang ano naman ang ref na yun, parang puro drinks, wala daw tirang ulam. So, dito namin siya nilalagay sa ref na to. Huwag niyo akong i-bash! Nandito namin siya nilalagay since nandito na nga siya. So, init-init na lang. So, nandito tayo sa super dirty kitchen namin and hindi ko na siya masyadong ipapakita kasi super dirty nga. Meron lang kami ditong griller, merong fridge para if kunwari may handaan and madaming tira. So, binubuksan namin to. Merong lalagyan ng mga cooking tools. So, nandyan, may isang room dyan. May laundry room din and yung generator. So, yun lang naman siya. Huwag na natin siyang tingnan. And we have this bahay kubo or kubo. So, usually, paghapon kasi mainit, dito kami tumatambay or kumakain. So, yan. Madalas, dito din kami nagsasamgyup ng mga pinsan ko. Dito. And meron lang siyang umbrella para if mainit. And may mini office lang doon sila, Mommy, para if ever na meron silang katransaksyon, doon na sila mag-meet. And makikita nyo dito sa bahay, puro ano talaga siya, puro greens, puro damo, puro puno. So, sobrang daming puno dyan. Meron kaming parang gazebo. Kakalagay lang to nila, Mommy. So, maganda to sa gabi kasi may light sa. So, meron siyang mga chairs dito. Ayan. So, pag may mga swimming and madami, dito kami tumatambay. And then, meron ding lounge chair para if nag-swimming. And dito meron ding accent chair. So, ito pa yung isang ano picture-taking spot ng mga bumibisita. Umupo sila dito, ganyan. Say hi to the camera! Let's take a picture! Dito sa labas, ang una niyong mapapansin is yung pool. So, pinagawa namin siyang ganitong design. Dalawang part, yung isa pang malaki or yung mga 6 feet na. And then yun is yung pang baby, which is yung jacuzzi. Para syempre, sa pamanghin ko, makikita niyo din naman siya dito. So, nilagyan din namin siya ng light para paggabi, iba-iba yung color ng water. So, gusto niyo ba ng magic? Ito yun. So that's
video, and I hope that you guys enjoyed watching this. And I just want to say thank you to Kuya Marlon of M's Films for helping me with this video. Please click the like button down below, subscribe to my channel, and see you on my next one. Bye!